Hey guys, welcome sa isang panibagong vlog. Pag-usapan naman natin ngayon ang upcoming game ng Dragonery. Worth it nga bang mag-invest sa panibagong game ng Coinery na Fantasy Racing? Nagganap nga ang first anniversary ng Dragonery kasabay nga nito ang pag-announce nga nila ng Fantasy Racing. Maaalala nga natin na nung unang lumabas ang Dragonery ay sinabi nitong ang laro ay free to play and play to earn. Pero maaalala rin natin na nag-presell sila ng Uncommon, Rare at Epic account sa mga gustong kumita ng mas malaki. Sold out ang naging presell ng mga Dragon kaya naman tumaas ang value ng CYT token. Sabay ng kanilang anniversary vlog ang pag-announce ng Fantasy Racing na free to play, best of all, you'll be able to play for free, with the ability to earn and own the assets and rewards within the game. Ito yung mga kailangan natin tandaan bago tayo mag-invest ulit. 1. Kung ito ay nga free to play, magiging magandang laro ito. Pero kung magkakaroon ulit ito ng pre-sell ng mga racing cart ay mas magandang wag nang bumili or mag-invest dito. 2. Magpapalit ba ng token ang Fantasy Racing o CYT token parent ang kanilang gagamiting NFT para sa laro? 3. Ano ang mangyayari sa Dragonery? Kung magkakaroon ng pre-sell ng mga racing cart at kung marami ang bibili o mag-invest ay tataas din ang value muli ng CYT token. Kung ikaw ay player ng Dragonery at gusto mong makabawi sa pagkalugi o kahit maibalik lang ang iyong investment, siguradong inaante ng mga nag-hold ng CYT token na tumaas ang value nito, tiyak nila ito ipapalit. Kapag ipinalit ang mga hawak nating CYT token sa mataas na halaga ay dadami rin ang circulating na CYT sa market ay may chance na bababa ulit ang value nito. Makakabawi sa pagkalugi ang mga Dragonery players, pero ano ang magiging scenario ng mga bumili ng mga racing cart? Kung magpalit man sila ng token para maiwasan ito, ano naman ang mangyayari sa CYT token? Matatandaan noon na nag-halving nga noon ang mga developers ng Dragonery para mabawasan ang mga circulating na CYT token sa market at sa pag-asang tumaas ulit ang value nito, pero hindi rin ito naramdaman maliban sa mga players na halos nakalahati ang kanilang mga assets. Sa paglabas ng Fantasy Racing, ang isa sa mga malaking katanungan ngayon ay kung ano ang mangyayari sa Dragonery. Isa yan sa mga kailangan nating abangan. Disclaimer, hindi po ako expert at ito ay pawang opinion base sa aking personal na experience. Lagi natin pinapaalalahanan ang mga players na invest at your own risk at invest what you can afford to lose.